So, ito po yung aking ingredients ng aking Cebu Lechon Bele style. So, yung ingredients ko po is ano talaga to. Ito talaga yung ginagawa pag ikaw ay gumagawa ng lechon, lalo na yung malaking lechon. So yun talaga siya. So ito yung ano ginamit ko is lechon belly. Yan siya. Tapos hinihiwa-hiwa ko na yan siya diyan sa gitna. Ayan, lahat-lahat para magiging yung mga seasoning po is susok talaga sa ating belly. Tapos after ito yung aking mga sangkap. So, pag naglechon po kami sa Cebu, ito po yung aming nilalagay sa aming lechon. Ito talaga yung original nilalagay sa lechon. So, nilalagyan namin ng, ano, ang pangalan nito sa Cebu is atsale, yung ano, yung chili na mahahaba. Papakita ko sa inyo guys, mamaya kung anong klase yun. Tapos, nilalagyan namin siya ng basil leaf. So, sa ano, sa Cebu, ang pangalan po nito is, ano bang pangalan nito? Albahaca. So, albahaca po ang pangalan yan sa Cebu. Tapos, kailangan po maraming ano, spring onion. Marami pong spring onion, masarap. Tapos, malalagyan po natin ng onion. Tapos, gusto ko po kasi sa aking lechon is spicy. So, nilalagyan ko siya ng chili na maanghang. Tapos, lalagyan mo siya ng dahon ng laurel. At, lagyan mo siya ng star anise. So, ito po yung ano guys ha, ito po talaga yung ginagawa namin sa Cebu pag naglelechon kami. Pag lalo na pag malaki yung baboy, so gatin to talaga yung ginagawa namin. Kasi nanonood talaga ako habang naglalagay sila sa tiyan. Saka ako kasi mahilig akong kumain ng yung mga nasa tiyan kasi mas masarap kasi yun. So nakikita ko talaga kung anong mga nilalaho. So tapos kailangan mas masarap maraming, sobrang maraming garlic. So yung ginawa ko po is dalawang ulo po ng garlic. Tapos maraming lemon grass, mas masarap. So yun lang siya. Ano, ilalagay ko po lahat ng ano, lahat ng aking ingredients sa baba. Ilalagay ko po yung description para po ano, makuha niyo po yung timpla ko. Tapos ipapakita ko po sa inyo kung anong mga ilalagay ko pa. Naglalagay ako ng soy sauce, salt at saka pepper. Yung soy sauce po, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po gagawin. Kasi dapat po yung baboy po, itong bili, liluguan mo siya ng soy sauce. So, papakita ko po sa inyo mamaya, guys. Mayroon tayong pangtali, ayan. Kailangan natin ng pangtali kasi itatali natin siya. So, una, siyempre, hugasan natin yung kamay natin ng maigi. Actually, hugas na yung kamay ko, pero hinuhugasan ko pa rin siya ulit. So, una, kaya ano natin, ilalagay natin lahat ng ano, hugas na po itong aking bili. Tapos, so, ganyan lang siya guys. Ganito yung ginagawa namin sa Cebu. Ayan, naliguan natin siya ng soy sauce. Pag nag-lechon kayo sa Cebu ng buong baboy, ganito rin yung ginagawa. Malinis po yung aking kamay ha, malinis yung aking kamay. So, baka sabihin nyo, ano ba yan? Nag-ano siya, nagkamay siya. So, hugas ng kamay. Hugas lang. Lagay na natin yung ating paper. Paper. Nasa sa inyo lang guys kung gano'ng kadaming paper ang gusto nyo. So, ako, mga ganyan. First, yung ating salt. Lagay natin ang salt. So, sundan nyo po yung ginagawa ko. Promise po, masarap po yung kalabasan. Talagang para kayong naglechon yung amoy. Kasi yung nagpapadala kasi sa ano. Ang nagpapadala amoy ng lechon kaya siya masarap is yung aking yung lemon grass, yung nilagay nating star anise, lalo na yung basil leaves. Tapos sa Cebu, ang pangalan po ng basil sa Cebu, ano siya? Ano nga yun? Albahaca. Tapos, kailangan lagyan po natin yung dami. Kung baka naisip nyo, guys, grabe naman ang dami. At yes, kailangan po na marami kasi ng lechon belly para po masarap na masarap yung lechon belly. Ayan. Tapos, hindi po kasi dito ako makikipit sa
yun yung sinasabi ko parat na ako yung region. So, naglalagay po ako ng bitchy. Bilang. Tapos, lamasin natin ulit, guys. Lamasin lang. Lamas. Ganun talaga pag lechon dili. Nilalamasin talaga siya para ano. Tapos, saka natin ilagay yung ating mga yung mga unahin natin yung garlic. Ayan. Unahin natin yung garlic. Tapos, saksak lang siya. Isaksak nyo po dito, diba? Inanuhan ko siya. May mga hiwa-hiwa siya. So, isaksak nyo po sa hiwa-hiwa. Para umano talaga yung lasa ng ating lechon belly. Ayan. Tapos, after, ilagay po natin yung ating onion. Actually, hindi ako mahilig masyado sa onion pag nagbibili ako. Hindi ako masyado sa onion. Mas nasasarapan ako pag nilalagyan ko ng maraming garlic. So, konting onion lang. Tapos, isunod natin yung ating bay leaves. Kayong bahala, guys, kung anong... Basta ito lahat na ilalagay sa inyong bili. Kayo na po yung bahala kung anong iuunan yung ilagay. Kasi ako kasi, para kasi magkasya siya lahat. So, inuuna ko itong mga ganito. Tapos, sinasaksak ko siya. Ayan. Saksak mo siya sa mga, yung mga ginawan mo ng hiwa-hiwa. Kaya, hinawaan ko siya. Pwede rin na hindi. Ayun, yung hiwaan, pwede rin. Pero, mas masarap kasi hiwaan. Tapos, lagyan natin ng star anise. Kahit, tatlong star anise. Ayan. Tapos, diba, gusto mo ng sili. So, lagyan natin ng sili. Ayan. Hiwa-hiwain ko yung sili ko mamaya. So, ayan, nahiwa ko na yung ating sili. Para ma... Pero kung ayaw niyo ng manghang, okay lang din na walang sili. Pero gusto ko kasi na amang, so nilalagyan ko siya ng sili. Tapos, yung ating lemon grass. Next, yung ating lemon grass. Ganun rin. Isasaksak natin siya, guys. Saksak lang yung saksak. Sasabihin ko sa inyo, pag gayahin nyo itong ginagawa ko, as in, sasabihin nyo na sarap ang sarap, hindi ako nagsisinungaling. Masarap talaga siya, kasi ito talaga yung original ng lechon dili ng Cebu, na ganito talaga yung nilalagay mo. Tapos, ito yung, alam niyo ba kung bakit marami akong nilalagay na chili pepper? Kasi, ang sarap sa lechon pag naluto na. Ang sarap nitong yan sa kanin. Sarap. So, tapos ang bango-bango nito. Mamaya, lalagyan pa natin ito ulit ng kredit ng salt para maglasa rin ito. So, punong-puno siya. So, pag biutin nyo ito mamaya, talagang isasaksak nyo siya. Mga ano pa to pero isasaksak nyo lang. Tapos, ito yun, yung bili, yung basil. Ganyan lang. Ganyan. Tapos, yung pinakahuli is yung ating ito. Hayaan nyo siyang lalabas siya sa ano, sa bili nyo. Kasi ganun lang talaga. Okay lang yun. Yung nilagay na kita nyo siguro, feeling nyo, na-over na ako sa asin. Tapos, ibibiot nyo to ng ganun. Ibibiot siya ng ganun. So, I hope so, mabibiot siya. So, ganun siya. Iaan nyo ng ganyan. Tapos, kailangan ko ng help ng asawa ko kasi malakas yung asawa ko eh. So, ganun. Tapos, pag may mga nahuhulog, isasaksak mo lang yan mamaya. Yan namin ginagawa. Medyo mahirap siya talaga kasi kailangan ihutin siya ng bihutin. Saksak siya. So, kailangan talaga ng tulong ng malakas. Kasi bihutin mo siya ng sobra talaga. So, yan. Tapos, di ba, pasok mo lang siya naman ng mga pagpapasok. So, ayan na siya. Ayan na siya, guys. Diba? So, yung sabi ko sa inyo, pag ito, okay lang to. Kasi ganun naman talaga siya. Pero yung pag may nakukulog, isaksak mo lang po siya. Pero kaya lang yan. Isaksak mo lang siya ulit. So, ayan. Okay na yung ating bili. So, bukas. Ang gagawin ko bukas, i-press out ko pa to para ganun talaga siya. Gaganyan ko pa talaga siya. Ngayon, inaano ko lang yung
medyo takes time lang talaga. Kailangan talaga may katulong kapag nag-ano ka, ibibigot mo siya. Kasi, maano talaga siya, mahirap talaga siyang anuhin pag mag-isa ka lang. So, ilagay ko muna siya dito. Ibabad ko muna, ilalagay ko muna sa refrigerator na. Okay na siya guys, for tomorrow, sa ilagay na natin sa ating refrigerator. Tanggalin ko na po siya sa ref. I-open po natin siya. Ganyan yung style. Tapos, lagyan natin siya ng soy sauce. I-rub natin siya ng soy sauce. Tulad ng ginawa natin kagabi sa loob. Nagugas po ako ng kamay, ha? Nagugas na lang ng kamay para... Tapos, saka ko siya,
fire, tanggalin ko na yung fuel dito sa taas. Sa mga 150 ganyan kainit siya. Tapos, ilagay na natin yung ating pork steaming for 1 hour. Tapos, gumawa po ako ng pangkahid sa balat niya. Tuwing mamaya, pag nag-start na tayong mag-grill sa kanya, ipapahid-pahira natin siya para hindi po siya magiging tuyo. Lalo ko lang po yung soy sauce at saka oil. Tapos, ipapahid po natin to mamaya sa ating skin. So, ganyan po kami sa Bisaya para ano, magiging mabango yung ating lechon. So, yan. So, naka-ready na siya, guys. Pero, nag-i-steam pa tayo. Ganyan siya. So, hintay natin after 1 hour sa kanap niya siya. Tanggalin natin yung fuel sa taas. So, ayan siya guys. Time to time, nilalagyan ko siya nung pang ano sa skin. Ito, yung soy sauce, saka oil, at yeah, yun. Diba? Pula na siya. Lapit na! Mama, papa! Mama! Ikaw na lang magtanggal ng ano, gear ha, tali. Oo. Pag may makakuha ka ng tali. Natali mo sa akin, tanggal yung tali. Wow! See, then oil ha. Oil. The oil of the pork.